Watch up world! Welcome to Watch Time Channel! Narito ang inyong certified to watcher, Ma'am Che, signing on. Whoa! Ikalimang vlog na natin ito. Balikan natin yung nakaraang vlog, mahalaga ang mga sumusunod. Binibigyan din sa advocacy ang mga pagpapahalagang time consciousness at honesty. Napagkasunduan sa First National Summit ang mga sumusunod, pagsasabit ng watch thought, pagdidikit ng stickers at ang watch prayer. At prinoklaman ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang buwan ng Hunyo bilang watchman. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang enclosure number 1 ng Death and Memorandum number 410 series 2009. Guidelines on the establishment of a watch school. Interesting po ito, lalo po sa mga mag-uumpisa pa lang mag-implement ng Project Watch. Huwag na nating patagalin pa. Here are the rationale and objectives on the establishment of a watch school. Advocacy for time consciousness and honesty is a significant campaign for core development of individuals. If everyone is punctual and honest, there will be a concomitant valuing for self-respect and for respecting others' time. Napakaganda talaga ng layunin ng Project Watch, lalo yung respeto sa oras ng bawat isa. Ang advocacy ang ito ang magtatapos sa paghihintay ng matagal sa oras na pinag-usapan. Pag sinabing magkita tayo ng 8 a.m., dapat pareho tayo na nasa meeting place ng 8 a.m. Sa paaralan naman, kapag sinabing ang programa ay mag-uumpisa ng 2 p.m., nandyan o wala dyan ang bisita, makunti o madami man ang dumating sa oras, dapat mag-umpisa sa oras upang makasanayan ng school community members ang pagsunod at pagpapahalaga sa oras. These values cannot be taught, but they can be caught by simply modeling the practice and making it a habit. Awareness of the benefits we can derive from being a watch implementer is basically the end goal in establishing a watch school. As a watch implementer and a watch school, confident tayo na ang mga mag-aaral ay matatapat, lalo na ngayong modular distance learning, maging sa mga nag-o-online learning. Di man 100%, unti-unti marireach natin ang goal natin sa dahan-dahang pag-embrace nila sa advocacy. Kung tayo ay watch school o watch implementer, makukuha natin ang suporta ng internal at external stakeholders. Pagkakatiwalaan nila tayo sa kanilang ibibigay na financial assistant sapagkat alam nila kung saan napupunta ang itinutulong nila. Kung may pagpapahalaga sa oras at matapat, makakatulong ito upang mapatatag ang relasyon sa pamilya, sa kaibigan at sa katrabaho. Magkakaroon pa ng kumpiyansa sa sarili dahil sa commendable work habits. Mababawasan at inaasahang unti-unting mawawala ang kaso ng pagnanakaw sa community. Bumubuo tayo ng komunidad na may matatapat ng mamamayan sa pamumuno ng eskwelahan sa pagpapatupad ng Project Watch. Damay dito ang magulang, mga mamamayan sa komunidad at ang pamahalaang barangay. Nakakasiguro tayo na may aaninin tayo sa ating investment. Ang pagtatanim ng seeds of time consciousness and honesty sa mga kabataan na siyang magiging future leaders at citizens ng ating bansa. Mga mamamayang produktibo at matatapat na pinuno ng ating bayan. Isa pang benepisyo ng pagiging watch school, nakakalikha tayo ng positive school culture, kung saan ang school community members ay may pagpapahalaga sa oras at matatapat. Kaugnay nito ang pagkakaroon ng happy school, happy teachers, happy learners, happy parents, at happy stakeholders. 2. Objectives. To know and understand the value of punctuality in the context of development of a better Filipino character. Inahangad ng Project Watch ang mga Pilipinong may pagpapahalaga sa oras.
to cherish and value punctuality as an integral part of a true Filipino. Binibigyan din ang tunay na Pilipino ay nagpapahalaga sa oras. To identify concrete strategies that will assist an individual in the actualization of the value of punctuality and honesty in one's life. Dahil sa pagpapatupad natin sa advokasya, napapasunod natin ang school community members sa mga gawaing nakakalinang sa pagpapahalaga sa oras at katapatan. Unti-unti makakasanayan nila hanggang maging bahagi na ng kanilang character. Ang daming benepisyo ng watch school at ang pagiging watch implementer. O hayan mga ka-watchers! Sana maunawaan natin ang kahalagahan at benepisyo ng pagiging watch school at watch implementer. Sa susunod na vlog, pag-uusapan natin ang mga elements na nakapaloob sa guidelines on the establishment of a watch school. Kahit paano, pwede na kayong magplano muna sa mga natutunan nyo kung paano ipapatupad ang Project Watch. I-accept na ang challenge! Mag-umpisa na sa pagbuo ng watch school. Be a watch implementer. We advocate time consciousness and honesty. It's time for change! Now na! Ang shoutout, Filipino time is on time. Honesty is the best policy. Be one of us. Take care and God bless. Aww.